Kung halimbawa umabot yung puntong inabot mo yung time na hindi mo naabot, sino pwedeng mag-adjust? Ako. Ikaw din, di ba? So, sino nagbigay ng problema sa sarili mo? Ako din. Tayo din. Tayo din. It all makes sense. Dream big and aim high. Sabi nila nung mga bata pa tayo. Pero, paano nga ba? Hindi naman kasi ganun kadali yun, lalo na kung feeling mo na pag-iiwanan ka na ng lahat. Aww. Pero ikaw ba, Breaker? Ano mga ginagawa mo para ma-achieve ang career goals mo? May mga humahadlang ba sa'yo para maabot ang mga pangarap mo? Mga kasama natin sa discussion natin ngayon, si Miss Daisy Callanta, isang author, speaker, and seasoned HR practitioner. Marami po ako nababasa, Miss Daisy, na challenge. Wow. Challenge daw po sa mga millennials ang mag-set ng goals. Kasi po, masyado daw po kaming distracted. Kaya po ako napawa kasi medyo guilty po ako. Dahil isa po ako dun sa mga taong marami po akong gustong gawin sa buhay. Pero nagtanong din po ako sa mga kapwa ko breakers kung kamusta ba sila, ano ba yung mga pangarap nila in life and anong ginagawa nila para ma-achieve nila yung mga pangarap na yon. So, panoorin po natin kung ano yung mga sagot nila. Let's watch! Hindi ko pa masyadong iniisip kasi yung career ko eh. Gusto ko lang muna mag-explore. Maging pharmacist someday po. Kasi po, alas po lahat sa amin is medical student po sa family. To be a vlogger soon. Para makapagsapasaya ng ibang tao. Ang ginagawa ko lang sa ngayon, magtrabaho lang muna. Bukod sa nag-aaral, developing my personality at communication sa ibang tao. Naayos ko yung pag-aaral ko, tinatasan ko yung grades ko. Yung humad lang po sa akin is yung fear po. Nasa isip ko, hindi ko po kaya. May pressure po. Yung environment, mga kaklase, tapos toxic na sistema, family problem. Masasabi kong successful lang isang tao pag na-achieve niya na lahat. Pag naging stable na sila sa buhay nila, yung may bahay na, may kotse. So, may bahay at kotse. Gusto ko din nun. At anyway, Miss Daisy, ayun nga, nabanggit ni Shani and ni Nico yung mga struggles nila sa pag-achieve ng goals nila. Like for Shani, ang sa kanya po, fears. Tapos si Nico naman po, family problems, saka toxic environment. As a millennial, halos same din po yung mga struggles ko, insecurities. Mm-hmm. I mean, can I really achieve it, yung dreams ko? And yung dream ba na to is para sa akin talaga? Pero paano po ba namin yun ma-overcome? Okay lang man yung fear kung manageable. Yung fear na nakakatakot, yung paano kung hindi ko, how would you know? Puro paano. Uh-oh. Yung sinasabing analysis paralysis, sobrang analyze ka, wala ka nang ginagawa. Yun yung bad. Yes. Pero yung fear na try ka muna and then you overcome it one step at a time, that's good. Since we're talking about dreams, gaano ka importante na meron kang pangarap? Kasi kung wala kang pangarap, wala kang direction. Oh, yeah. Diba? Ang pangarap kasi nag-a-adjust. Pag bata ka pa, gusto mo lang maging perfect sa quiz. Mm-mm. Diba? And then pag na-reach mo yon, okay ka na. Next, makagraduate. Makagraduate. So, ang pangarap kasi helps you to achieve your goal one step at a time. Uh-huh. Pag wala ka nun, that's when you end up nakastuck. Oh, yeah. Diba? Pero, Miss Daisy, a lot of us are feeling like pressured na, hala, okay, nakagraduate na ako at lahat-lahat. Pero parang di ko pa din alam kung anong gusto ko sa buhay. Again, everything done in moderation. Moderation fear, diba? Moderation din ng pangarap. And then, moderation din ng timeline. Mm-hmm. Dapat reasonable siya. Okay. Pag wala ka kasing timeline, pwede yung sige-sige lang, uh-huh, diba? Pero sino nag-set ng timeline? Like you, sino nag-set ng timeline mo? Me. So, kung halimbawa umabot yung puntong inabot mo yung timeline, hindi mo naabot, sino pwedeng mag-adjust? Ako. Ikaw din, diba? Yeah. So, sino nagbigay ng problema sa sarili mo? Ako din. Tayo din. Tayo din. It all makes sense. Kasi yung timeline mo is something na at that particular moment na ginawa mo siya, feeling mo kaya mo at this point. Mm-mm. Pero di ba hindi mo alam yung factors in between. So kung nandun ka at may mga factors na nag-stop nun, analyze mo. Mm-mm. Kung nag-grow ka naman, di adjust mo naman konti yung timeline mo. Life is about journey. Yes. Hindi siya about destination. Mm-mm. It's about the journey of going there. Yes. Yun ang exciting sa life. Speaking of the journey of getting there, paano po kapag ka hindi pa ganun ka-established yung goals mo in life, katulad ni King, na sinabi niya nag-explore pa siya? Ang pwede nating itip sa kanila, isulat
laging top 3, top 3. Kahit short term lang, para at least nasimulan. Nanimawa, kung siya wala pa sa ngayon, ano lang, una, magkaroon ng work. Second, siguro bumili ng isang bagay, whether it's a phone or a watch. It starts the discipline eh. Nagsisimula yung malaking bagay sa small step. Yep. King, kung nakikinig ka man, mag-goal setting ka kahit short-term goals lang. And then pag na-reach mo yon, mid-term goals, and then you'll get the discipline to make long-term goals. Yes. Pero yung idea ni King of exploring, I mean us exploring still, kung ano ba yung gusto namin in life, is that okay? Or kailangan okay ba may time frame na kailangan pag gantong age stop ka na mag-explore, dapat meron ka ng... Ang learning and exploration never stop. So, hindi natin pwedeng sabihin na just because may goal ka, hindi ka nag-explore. Kasi minsan may goal ka na, pero habang nag-explore ka pa rin, mas may maganda. The more you explore, the more na merong magandang options in your way. Ang mahirap, yung explore ka pero wala kang goal. Wala. So, dapat balance. Balance lang. Para sa Shani, alam niyo na kung ano yung gusto niyang mangyari. Gusto niya maging pharmacist. Ano po bang mabibigay niyong advice sa amin para mas maging successful kami sa pag-a-achieve namin ng goals? Kung lahat ng tao, gaya ni Shani, bata pa lang alam niya na yung ambition niya, good for you. Mm-mm. Diba? Pero kasi kanina, I have been trained na tumingin sa mga non-verbals. Diba? So, nung una, confident siya. Diba? Nung second video take that we watched, nakita ko siya, may fears na siya. And then, sinundan niya rin, I think na, kasi lahat ng pamilya nasa medical field. Yeah. Ang advice ko sa mga, kay Shani, tsaka kagaya niya, reflect niya din, gusto ko ba maging pharmacist talaga? O gusto ko maging pharmacist kasi yun yung linya ng pamilya ko? Kasama rin yung sa exploration. Yes. Kasi isa sa depression at saka suicidal tendency sa mga tao, yung, kasi ito gusto ng nanay ko, ito gusto ng tatay ko, ito yung field ko. Pinipilit mo, pero hindi ka pala doon, pang creatives ka. Yeah. Kaya dapat lagi kang moving journey. Tamang consider lang ng mga advices ng mga taong nasa paligid mo. And kung ano talaga nga sa heart mo. Yes. Si Jed naman, sabi niya, masasabi mo daw na successful ka kapag ka stable ka na. May bahay ka na, may car ka na. Pero ano po ba yung totoong meaning ng success? So, when do you say that you are already successful? Nung bata-bata din ako, ang goal ko lang magkaroon ng kotse, magkaroon ng bahay. Sabi nga, may mga short-term goals. Yes, yes, yes. Pag nagkaroon ka na ng bahay, anong gusto mo sa susunod? Kasi the wants and the needs always changing, always becoming bigger. Kung ang definition mo ng success yun lang, hindi ka magiging masaya. Pero ang advice ko, instead na mag-strive ka ng success, why don't you strive for difference and significance? Kasi pag nag-aim ka ng making a difference in one's life, mas higher yung goal mo eh, higher ang purpose mo, success becomes auto-reward. It becomes automatic. Yeah. Eh yung success, pag inuna mo yon, pag nakuha mo na yung kotse, nakuha mo na yung bahay, pero wala ka namang ibang tao sa paligid mo, does not guarantee success and happiness. Yes. But if you're helping other people to get there, yes, automatic ang success kasi imbis ikaw mag-isa pumunta, maraming tao will pray for you, will help you to get there. Mas malalim yun eh. Yes. Parang success is sweeter if you have someone to share it with. Yes. Thank you so much, Ms. Daisy, for another wonderful conversation with you. Thank you, ma'am. Thank you. Na-inspire ka ba sa webisode natin ngayon? I-share mo na yan sa comment section. Kung kailangan mo ng kausap, just text us or tawagan mo lang kami. Mag-like, follow, and subscribe ka na rin sa I Can Breakthrough. May mga issues ka pa ba na gustong pag-usapan? Let us know. Baka yan ang susunod nating i-discuss. Kita kids!